Single ka pa rin ba hanggang ngayon? Kung may BF ka na daw po, ano ba? Chismosa kayo. Charot. Hi mga kalakwacha! Welcome back to my YouTube channel and it's me again, Kazi. I think it's about time na para mas makilala nyo pa ako ng medyo up close and personal. So, nag-post ako sa Facebook ko ng mga tanong na lahat ng gusto nilang malaman about me or whatever. Kung bago ka sa channel ko, pakihit mo na muna yung subscribe button and pakiring na rin yung bell para updated ka sa aking mga notifications. And of course, sa lakwacheros and lakwacheras natin dyan, if you wanna know more about me, please keep on watching. Yung ibang mga vlogger, nag-vlog sila ng ganito, ng random vlog na getting to know blah blah blah. Sa umpisa, yun talagang pinaka-unang-unang video nila, tapos ako. Ngayon ako nag-video kung kailang, ang dami ko ng video, saka kung kailang mag-1K. Kaya ayun, hindi ko na ito patatagalin. Simulan na natin tong ating getting to know. Siyempre, unang-una sa lahat, magkapakilala po ako. Ang aking name talaga is Katz. My name is Katz Pereira. Makikita nyo yan sa Facebook. Ayan yung Facebook account ko. Instagram, nandyan din. Twitter, my Twitter is private. So, I suggest wag nyo ako i-follow sa Twitter. I only rant there. Wala nang iba. I go with the name Kazi. Una dapat kasi, yung pangalan ng channel ko is Wonder Cats. Pero kasi, the moment that I search Wonder Cats, there's a lot of Wonder Cats na lumabas. So, ayoko maging, alam mo na, na maraming kaparehas. Gusto ko something unique. And, ginagamit ko naman na talaga yung Kaz. Before kasi, Kaz lang siya, C-A-Z-Z. Yun yung pag-murder ako sa Starbucks, pag sinasabi ko na Katz, sulat nila is Kaz, which is gano'n na gano'n yung spelling, C-A-Z-Z. So, bakit naging Kazi? Meron kaming mga racket dati, gig, dance, ganyan. Ang ginagamit kong name is K-Z. So, galing yun sa Katz, yung start ng letter K, tapos yung Z. Ayun, kaya siya naging K-Z. So, Kazi, K-Z, whichever, pwede nyo kung tawagin gano'n. Wonder, syempre, dahil traveler ako, passion ko yung traveling, kaya Wonder yung pinalang. And I am 26 years old, and I'm proud of it. And then, proceed tayo sa content ko. Ang mga pinapost ko po is travel vlogs, food vlogs, mayroon ako mga make-ups, mga about beauty, about lifestyle, mga tips, or whatever. Then, about sa dance and sa cheer. Kasi I am also a dancer and then I am also a former cheerleader. I am a retired cheerleader, actually. Ang unang question natin is from our kalakwacha, Lidge Miguel. Ang tanong niya is, bakit mo naisipan mag-vlog? Halos ganun din yung tanong ni ating kalakwacha, Kim Diaz. Shoutout po sa inyo. Ang tanong niya is, what made you pursue vlogging? Dati, ang mga videos ko na ginagawa, marihilig na talaga ako kasi mag-video-video before. Sa mga travels ko, pagle-level up niya, una, is ang ginagawa ko ng slideshow lang, puro photos. And then, next one is nag-level up ng konti, mga videos, panning, montage, mga ganon. Nagawa ko yun para meron akong makompile after ng travel ko for my memories. Pero pinapost ko yun sa Facebook ko, it brings back a lot of memories kasi. So, sobrang tinetreasure ko yung mga ganong bagay. By the time na pumasok ng 2018, naisip ko, bakit hindi ako mag-level up na gawin ko siya, instead of those videos, gawin ko siya into vlog. Kasi pangalawa, marami nang tatanong sa akin sa messenger palagi. Every time I travel, merong mga nagme-message yan, paano pumunta sa ganito, anong pinuntahan nyo, maganda ba, ganyan, etc, etc. So ngayon, kapag meron akong vlog, isasend ko na lang sa kanila yung link, sabihin ko lang na, eto, panoorin mo to, nandiyan na lahat ng mga kailangan mong malaman, ng mga tanong mo masasagot na kapag ka pinunod mo yung vlog na yan. O diba, let's hustle. Kapag nanonood ka kasi ng vlogs, ako, eto ah, kasi fan ako nila Kong TV, nila Roger Acker, Tim Payaman, ayan. Sa kanila, ako na-inspired din talaga na mag-vlog. Na pwede ko palang gawin yung gano'n na mas maganda kasi yung memories kapag nakikita mo yung sarili mo na nagsasalita ka, yung mga friends mo nagsasalita dun sa videos. Alam mo yung hindi ka lang parang nakabalik dun sa lugar, parang kang nag-time travel na nandun ka ulit, diba? Imagine nyo na lang, years from now, panonood ko yung videos na yun, sa time na hindi na ako fit mag-travel, diba? So, ang saya kapag ka may ganon. So, originally, for personal ko lang talaga gusto yung vlog. And para din sa mga information na mga friends ko na magtatanong sa akin, if ever. Kaya noon, hindi ko talaga iniisip yung mga copyright na yan. Hindi ko iniisip na abot ako sa point na ganito, na
sasalita ako sa 1K subscribers. Hindi ko akalain na ganito yung mangyayari. Kaya kung mapapansin nyo yung mga luma kong videos, may mga mute na mga audio part. Kasi yun yung mga time na puro copyright yung mga music. Siguro first 10 videos ko. Pero ngayon, natanggal ko na siya. Mga small parts lang naman. So, kung papanoorin yung mga luma kong videos, pagpasensyahan nyo na kung meron mga montage na walang music kasi tinanggal ko. Para clean na ngayon yung aking mga content. Next question natin is galing sa ating kalakwacha Maria Danis. Ang tanong niya is, paano mo napagsasabay ang maging isang vlogger at maging software engineer na mabigat ang workload at maraming deadlines? Like, how to be you? Ganun din yung question ni ating kalakwacha Manel Magtibay. Ang tanong niya, paano mo napagsasabay ang work mo sa pag-vlog mo na hindi ka nagmumukhang haggard? Ayun po, sa mga nagtatanong, meron po akong trabaho, hindi lang po ako nag-vlog. Ako po ay isang software engineer. Graduate po ako ng Bachelor of Science of Computer Science sa University of Perpetual Health. Time management lang yan. Ako kasi even before, even nung college pa, sanay na ako mag-multitask. Na-experience ko noon na mag-part-time job, na meron pa akong athletic training sa gabi, and then meron pa akong klase, meron pa akong thesis and defense. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon, pero nagawa ko siya. Multitasking, time management, nagagawa ko siya ngayon. Between work and vlogging. Ano lang naman eh, pag nasa work ka. Pag nasa bahay ka, vlog ka. Pag nasa travel ka, vlog ka. Pagka may free time ka, break time mo, uwian mo, edit ka. Ganun lang naman eh. Guys, kapag gusto nyong mag-multitask, talaga yung tatandaan na one step at a time. Laging one thing at a time. Kailangan mo mag-focus sa isa. Hindi mo pwedeng sabay silang ginagawa. Kasi wala kang matatapos. Kailangan hatiin mo yung oras mo. Yun lang, ganun ko lang siya ginagawa. And nakaka-survive naman. And ako kasi, sa tingin ko, pagka kung ano yung mas magagawa ko ng mabilis, kung kaya ko siyang gawin agad, gagawin ko siya agad. Kung kaya ko siyang i-shoot ng 2 video sa isang shoot, gagawin ko siya. Pag hindi kaya, edi hindi. At least you tried. Next nating question is from ating kalakwacha Janelle Bernal. Ang tanong niya is, paano niyo po naisip yung intro tapos po yung itatawag sa mga nanonood sa inyo? Hindi ko alam kung paano ko nag-come up dun sa intro na hi mga kalakwacha. Pero yung kalakwacha, yun pinag-isipan ko yun ng konti. Kasi since ang team ko nga is travels, original content ko talaga is travel vlogs, iniisip ko pa nga dapat nung una kalakbay eh. Kaso lang masyadong formal. So yun, nag-end up ako dun sa kalakwacha. Kasi yun din naman ang tawag nila sa akin, lakwacha kung lakwacha, galaera ka, ganyan-ganyan. Parang Dora de la Quachera daw ako kasi morena ako. Tapos lang, minsan may bangs pa ako. Is tawag nila sa akin Dora. Dora de la Quachera daw. Next question natin is ating kalakwacha Mick. Kalakwacha Mick Hale. Tama ba? Paano ba i-pronounce sa Mick? Michael Nathaniel Abordo. Hindi ko alam kung paano i-pronounce ng tama yung pangalan mo. Ang tanong niya is, paano ka nakakapag-travel mag-isa? Wow! Thank you naman kasi ibig sabihin na nanonood ka talaga ng vlogs ko. Kasi para dun sa mga kalakwacha natin dyan, alam nila na nag-solo travel talaga ako. Meron ako mga vlogs dyan. Panoorin niyo yung Cambodia, yan. Tapos meron pa ako nun before, nung hindi pa ako nag-vlog. I went to Singapore alone, ganyan. Basta ang dami. Kailangan ko lang maging strong kapag mag-travel ako mag-isa. Kailangan malakas ang loob mo. At kailangan lagi kang handa kapag mag-travel ka mag-isa. So, ganun ko siya ginagawa. I prepare everything. And I make sure that I am knowledgeable sa lahat ng gagawin ko when I'm alone. And I am ready sa lahat ng kailangan ko na mga case-to-case basis kung ano mong mangyari doon. And of course, kailangan mo ng kapal ng mukha para makipagkaibigan ka dun sa kung sino mga mamimit mo doon kasi actually puro foreigners lang naman. And kapag nasa ibang bansa naman, wala naman silang paki sa'yo kung mag-travel ka ng solo kasi marami naman talagang ganun. Parang dito lang naman sa atin sa Pinas issue yung solo travel kasi parang dito huhusgahan ka nila na parang ay mag-isa ka lang, wala siyang kasama, ay broken hearted, ay nag-move on. Diba? Di ba pwedeng gusto mo lang ma-experience? And sobrang achievement mag-travel mag-isa. As in, parang buo yung pagkatao mo na hindi ka sumusunod kahit kanino. Pag umalis ka, pag may ginawa ka, ibig sabihin, yun yung from the heart mo, will mo yun, gusto mo yun. So, mas makikilala mo yung sarili mo kapag mag-isa ka. Yun ang perfect advantage para sa akin ng pag-travel mag-isa.
Next natin question is from ating kalakwacha, JC Mandap. Ang question niya is, saan mo pa balak mag-travel at isasama mo ba kami? This year actually, parang ang target ko is puro local lang. Pero wala pang masyadong plans, kaya puro ako travel tips. Pangarap ko yung Korea talaga, na hindi pa siya natutupad hanggang ngayon, South Korea. Ilang taon ko na talagang plano. Lagi na lang mayroong something came up na ganun, I don't know. So wala pang plans. Ang abangan nyo ngayong taon is local travels. Gusto kong bumalik kasi sa mga isla. Na-miss ko kasi. Kasi around 2016, puro ako local travels. Parang every month nasa isla ako, ganun. Every month nasa dagat ako. Pagpasok ng 2017, doon na nagsunod-sunod yung mga out of the country. Actually, 2016, meron akong out of the country. Hanggang 2018 yan. Talagang puro na ako city travels, ganyan. Nami-miss ko na rin yung mga islands, yung mga isla ng Philippines. Kaya yun yung focus ko for this 2019. Next natin tanong is from ating kalakwacha, Hazel May de Los Santos. Ang tanong niya is, ano po yung inspiration mo para mag-vlog? Inspiration ko is of course kayo na mga nanonood sa akin, kasi alam ko ngayon may nag-aabang na sa akin sa mga vlogs. And of course, yung Team Payaman pa rin, talagang wala eh. Sa kanila talaga nakakahawa talagang energy eh, ng Team Payaman. Na alam mo yung nanonood ka lang, pero parang feeling mo tropa mo na sila, feeling mo kapatid mo na sila. Na kapag nag-daily grind sila, gusto mo makikisabay ka rin, na nag-grind ka rin. Na pag nag-grow sila, gusto mo nag-grow ka rin. So yun yung effect. Sobrang nakaka-inspire talaga. Lalo na si kuya ko, Kuya Pao. Sobrang makakuya ako, no? Isang taon lang ata yung tanda nila sa akin. Ayun. Sila inspiration ko. At kayo. Next nating question is from Kalakwacha Don. Ang tanong niya, saan ka unang pumupunta kapag gusto mong mag-unwind or umiyak, maliban sa loob ng kabilya? Siguro sa isang lugar na maraming puno, may dagat. Yun. Dagat talaga. Kapag mag-unwind ako or may mga time na depressed ako, gusto ko mag-quick get away. Gusto ko makita ng dagat. As in, sobrang, alam mo yung parang nagka-crave ka sa isang lugar, ganon, na pagka nakakita ka or pag nakapunta ka dun, sobrang fulfilling at nakakagaan sa loob, yun. Island girl kasi talaga ako. Hindi ako maakit ng bundok. Mas more on ako sa dagat talaga. Minsan, kapag may budget, gusto ko na nag-aeroplano. Iba kasi talaga yung ko. Ako ganon eh, parang gumagaan yung feeling ko pag sumasakay ko ng aeroplano. Kapag nasa airport ako, yun yung parang ang saya-saya. Parang saya-saya na feeling. Parang kompleto yung buhay ko ganun. Kasi aalis ako ganun. Kaya ako naging kalakwacha eh. Dahil nga doon. Next question is from ating kalakwacha, Regina Summerholder or Regina Javelosa, ang ating Camp Bumi admin. Shoutout sa'yo. Ang tanong niya is, what's your greatest achievement in life? Maliban sa 1K sub sa YouTube. Grabe, napaisip ako sa tanong na to, English kasi. Hindi, ang greatest achievement ko, ano nga ba? Hindi siya material eh. Ang greatest achievement para sa akin is, nung dumating yung time na i-share ko yung passion ko sa mga taong mas bata sa akin, through that passion, na ituwid ko yung liku-liku nilang buhay, na hindi na nila alam kung saang landas ba yung tinatahak nila, but through that passion, which is dancing and cheerleading, nagkaroon sila ng maayos na life, nagkaroon ng direction. You know what, your passion can take you to a lot of places. And hindi yun yung isang bagay na hindi nyo pagsisisihan. And you must share that sa iba na alam yung kailangan nila. Next question natin is from ating kalakwacha, M.A. Ramos. Ang question niya is, ano pong weight nyo? Bakit hinahagis-hagis kayo sa cheer dancing? May weight po ba na kailangan i-maintain? Mga nagkatanong, I was a cheerleader, sinabi ko nga kanina. And weight talaga. Nag-start ako ng cheerleading, ang weight ko is 37 kilograms. Ngayon po is 45 kilograms na po ako. Yes, I guess meron kailangang i-maintain. Pero depende kayo sa team eh. May iba kasing team na pagka binubuhat, kailangan yung lifter yung mag-a-adjust. Pagka hindi kanila nabuhat, ibig sabihin weak sila, mga ganun. Meron naman na kailangan ikaw yung mag-adjust. Depende sa papagbasa yun ng coach. Pero syempre, ang athletes naman kasi, disiplina yan eh. Lagi coming fit. So, yun. Ang next question is from ating kalakwacha, Nolly B. Ang tanong niya is, what's the most embarrassing moment do you remember? Masagot na ba ako dito? Parang hindi ko ata ito masagot. Siguro nung chika ko ng chika dun sa isang
foreigner na akala ko sila yung kasama ko mag-tour, tapos hindi pala. Hindi ko alam kung meron akong, wala akong maalala. And ito na yung mga huling tanong kasi pare-pareha sila. Si Kalakwacha Chris the First, sabi niya, ang gaya ng unang tanong ko noon, single ka pa rin ba hanggang ngayon? Before kasi may nag-Q&A na ako, pero putyo-putyong tanong lang yun, parang puro kalokohan lang. Yung pinakauna kong random vlog, kung mapapanood yun dyan sa nasa playlist ko ng random vlogs, tinanong niya na ako kung single ako. Ayun din ang tanong ni Kalakwacha Jonaline, Insana Lila, may BF ka ba ngayon, Wonder Kazi? Next, yes. Si Kalakwacha Michael Kel Gardose, yun din yung tanong niya kung may BF ka na daw po. Ano ba? Chismosa kayo. Charot. Ayun, para sa kaalaman ng lahat, ako po ay exclusively dating. So, hindi po ako available. And exclusively dating ay guy. And he is also a YouTuber. So, saka na. And ayun, yung kasagutan sa mga tanong niyo, I hope na nakilala niyo ako ng mas mabuti pa. And kung may tanong pa kayo, comment nyo lang dyan. Sasagutin ko na lang right away dun sa comment section natin. And kung nagustuhan nyo itong video na to, syempre i-like nyo po. Pwede nyo i-share. Bahala kayo. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. And of course, di ko naman makakalimutan yung ating mga pa-promote. Channel nila Bebsi Dane. Channel ni Kalakwacha Coxville 03. Channel ni Christian Lim. Ni Kalakwacha Von Vlogs TV. Ayan, subscribe po kayo. Nandiyan po siyang kapag ilalagay yung kanilang mga channel. And search nyo na lang po para lahat po tayo ay nag-support sa ating mga Filipino vloggers. Yun lang mga Kalakwacha. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. And see you again sa next vlog ko sa ating mga next na Kalakwacha. Thank you for watching. See you next trip. Bye-bye!